Good morning, everyone. Isang maganda umaga pong muli sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Isang linggo na naman po tayong magkakasama at tutunghayan ang salita ng Diyos. At bayaan nating patuloy siya ang magturo sa atin ng mga bagay na dapat nating isagawa sa ating buhay pananampalataya at makilala pa natin siya ng lubusan at magkaroon tayo ng masayang relasyon mula para sa Panginoon. Basahin na po natin ang salita ng Diyos. Roma 13:8-10. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa sagutin tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito, ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Meron pong ganitong word na narinig natin, love rules. Tunay nga po yung salitang iyon ay totoo sa lahat ng antas ng ating buhay, lalong-lalo na sa ating buhay espiritual, maging sa ating buhay na pakikisama sa ating kapwa. Ang una at dakilang utos na sinabi ng Panginoon ay ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, lakas at kaluluwa. Ito po yung kautusan na dapat ay una nating nakilala at nalaman sa ating buhay. At kung sa ating patuloy na pagsunod o bilang mananampalataya, ito po ang dapat na unahin natin na talagang palaging ibigay ang pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat, sapagkat Siya ang ating Ama, Siya ang ating Diyos na nangangailangan o naghahanap sa atin ng ating pag-ibig sapagkat Siya ay patuloy na umiibig sa atin. Pangalawa, sa dakilang utos ay ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito po ay sinulat din dito sa ating aralin. At sabi, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman liban sa sagutin mag-ibigan kayo. Ito po yung ating responsibility to our fellow, sa ating kapwa, ang ibigin siya. Minsan maraming mga tao nagsasabi, napakahirap sundin ang kautusan. Kung ang dalawang main na kautusan na ito, ibigin ng Diyos at ibigin ang iyong kapwa, ang siyang paiirali natin, hindi mo napapansin na ang buong kautusan ay iyong nasusunod. Hindi lamang po yung tinutukoy na kautusan sa 10 utos. Kahit ano pa ang kautusan, ang mga nabasa natin dito sa Biblia na nangangailangan ng pagsunod, ang magiging basihan lamang po para makasunod ka sa Panginoon ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig po na bumubuo o nandito sa ating puso na nagmumula sa Diyos, ang Siya lamang makakatulong sa atin upang magawa natin ang lahat ng pinag-uutos ng Panginoon. Marami na nag-struggle sa pagsunod sa sinasabi ng salita ng Diyos, pero kung paiiralin mo ang pag-ibig mo sa Kanya at gayon din at ang pag-ibig sa ating kapwa, ay magagawa mo ang lahat ng ito. Sabi rito, ang umiibig din ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Yan. Upang maisagawa natin ang ninanais ng Panginoon, dapat ay merong pag-ibig. Yung pag-ibig na inilagay ng Diyos sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung ang pag-ibig ang maghahari sa ating buhay, wala tayong gagawin masama sa ating kapwa. Sabi nga ng kautusan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Paano ba natin kinakalinga ang ating sarili o paano mo minamahal ang iyong sarili? Hindi mo sinasaktan ang iyong sarili. Gayun din naman, hindi mo sasaktan ang iyong kapwa.
Hindi ka magbibigay ng pangit na komento patungkol sa iyong sarili o sisirain ang iyong sarili sa pamagitan ng mga salita at ididimin mo ang iyong sarili sapagkat mahal mo ang iyong sarili. Ganon din sa ating kapwa. Hindi natin sila itchismis, hindi natin sila mumurahin, hindi natin sila sasalitaan ng hindi maganda. Sapagkat iyan ang ganon natin din minamahal ang ating sarili. Iniingatan natin ang ating mga sarili. Kaya nga, dapat ingatan mo rin ang iyong kapwa. Huwag mo siyang sasaktan physically. Sa iyong asawa, huwag mo siyang saktan physically. Sapagkat siya ay iyong kapwa. O sa kapitbahay, kanino pa man. Sabi po, ginagawa natin ang makabubuti para sa ating sarili. Iyon din ang gawin mo para sa iyong kapwa. Kung paano mo gustong itreat ang iyong sarili, ganun din ang pagtrato sa iyong kapwa. Kung meron kang pagkalinga, ganun sa iyong kapwa din ang iyong gagawin. Ito yung principle na sinabi ng Panginoon na kung mag-iisip ka ng paraan, ano kaya ang pwede kong gawing pagpapakita ng pagmamahal sa aking kapwa? Kung ano yung gusto mong gawin nila sa iyo, gawin mo yun sa kanya. Kaya halimbawa, you want appreciation, then learn to appreciate others. You want na makatanggap sila o maging masaya sila. Gumawa ka ng bagay na iniisip mo na magbibigay ng kasiyahan sa iyong kapwa. Sabi ng mga nagdaang araw na ating pag-aaral, ang pag-ibig na tunay ay pag-ibig na gumagawa. Hindi lamang natin sinasabing mahal natin sila sa salita, kundi ito ay sinasagawa. Maraming bagay na pinag-uutos ang Diyos, ang gamitin natin ay mamuhay tayo sa pag-ibig. Bayaan mo na ang pag-ibig ng Diyos ang magpuspos sa iyo sa pamagitan ng Espiritu Santo upang sa gayon matupad natin ang kautusan, maipakita natin sa kapwa na tayo nga po ay mga anak ng Diyos. Sa 1 John chapter 4 verse 5 to 7, sabi pong ganito, mang minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sulat din po dito, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung iyong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Kaya nga po, bayaan natin na ang pag-ibig ng Diyos ang maghari sa atin. Kung merong mang bagay na hindi naging maganda, na ginawa sa iyo ng iyong kapwa, pinag-aralan natin, gantihan mo ng mabuti ang masama. Gantihan mo ng pag-ibig ang masama na ginagawa sa iyo ng iyong kapwa. At paano natin maiibig ang mga taong ito sa pamamagitan lamang ng pag-ibig ng Diyos? Tayo po ay manalangin at bayaan natin ang Espiritu ng Diyos, ang siyang kumilo sa atin, puspusin niya ang ating puso, at punuin niya ng pag-ibig upang maibig natin ang ating kapwa. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat kami sa paalala mong ito sa amin sa araw na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang isipin namin ay ang makabubuti sa aming kapwa. Kung paano minamahal namin ang aming mga sarili, gayon din naman, ibigin namin ang aming kapwa. May mga pagkakataon, Panginoon, na napakahirap gawin ang mga bagay na ito o napakahirap sundin ang mga kautusan mo. Ngunit sinabi mo, Panginoon, kung matututunan namin na umibig o at pairalin ang pag-ibig sa aming puso, magagawa naming sundin ang lahat ng iyong kautusan.
magagawa naming ibigin ang aming kapwa katulad ng pag-ibig mo sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Tulungan mo nga po kami. Sinusuko namin sa iyo ang aming buhay na bayaan mo, na puspusin mo ng pag-ibig ang aming puso. Pag-ibig na nagmumula sa iyo. Pag-ibig na ganap. Ito nga po ang ilagay mo sa aming puso. Maraming salamat, O Diyos. At ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming maraming salamat po. At muli niyo po akong samahan bukas sa ating Daily Walking with Jesus to Eternity. Ang sabi po sa ating aralin ngayon, ibigin ang ating kapwa.